A blessed good day mga ka-newbie. I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to create conditional checkbox in Excel. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first, open muna natin ang ating mga Microsoft Excel. And in this presentation, sa paggawa ng ating conditional checkbox, no? So, dalawa ang ipapakita ko sa inyo. Isa is for household or any offices and any businesses na pwede natin pag-applyan. And yung isa is pwede natin pag-apply naman in educational purposes. Ano? So, uunahin lang natin ito. But the same procedure lang naman siya para makuha. Andito sa baba, makikita nyo na ang commands natin mamaya or yung syntax na tinatawag natin, no, para ma-apply natin sa checkbox. So, first, ang tanda nyo lang, kinakailangan mayroon tayong developer dito. So, if wala kayong developer, kung paano yan, so, punta lang kayo dito sa taas and under dito sa command na ito, more on commands, and hanapin nyo na lang ang ating what do you call this, under customize ribbon, hanapin nyo lang ang ating developer, no? Then after nyan, mayroon din akong tutorial dyan sa mga previous videos ko, so hanapin nyo na lang siya, search nyo na lang siya, and makikita nyo kung paano ilagay o saan nyo hahanapin doon sa taas, no, dito sa tabi nito ang customize natin yung developer menu. Okay, so first, nandito na, para hindi na tayo tumagal, naglagay na ako ng data natin. So ang ilalagay lang natin is the checkbox and the commands na ito. So first, punta tayo sa developer and click insert natin, and let's check or select the checkbox. So of ano lang natin is form controls ang gamit, it's not the ActiveX control, ano? So form control checkbox, then i-click lang natin dito, and after that, kung mapapansin nyo, mayroong nakasulat na checkbox, click nyo lang yon and select the delete para ma-delete na siya. Then i-resize nyo na yung checkbox sa naayon and i-assign, lagay nyo na siya doon sa ating i-arrange na natin siya sa ating cell. Then after nyan, select the cell and drag nyo lang siya pababa to copy and paste yung checkbox. So the next step na gagawin nyo is right click the checkbox and select the format control. So ang purpose natin dito is i-connect natin yung checkbox doon sa cell natin. So next is select this control menu and select the cell link. Then after that, select nyo na yung cell kung saan yung sinelect nyo na cell box, checkbox rather. So click natin yan, then press enter. Pero mapapansin nyo doon, naka-select, ay naka-dollar sign siya, ibig sabihin naka-lock siya doon sa cell na yon. Then press enter nyo lang and okay. So next cell ulit, checkbox, right click ulit, same procedure, format control, then under control, cell link, and select the box. So same procedure lang natin siya gagawin. So paulit-ulit lang hanggang sa matapos natin in every checkbox na pinaglagyan natin ng cell. Okay? Para lahat siya ma-i-connect natin doon sa checkbox. Okay? So at this moment, so ganyan ang procedure natin. And if mayroon siyang mas mabilis na option, I will create another video para maituro sa inyo. But as of now, ito muna ang ating procedure, dahil very ano naman siya eh,
yung tawag dito. Okay siya and confirmed na magiging activated siya, no? And that's next, so nalagay na natin, so na i-connect na natin ang ating checkbox doon sa cell. Then next is dito sa status, lagyan na natin siya ng commands. So before tayo pala maglagay sa status, to confirm na nagkaroon na siya, na i-connect na siya, i-check nyo yung mga checkbox nyo to confirm na mayroon na siya or na-connect na siya. So every check, makikita nyo may true na lumabas, and pag in-uncheck nyo, lalabas siya ay false. Now, para mawala yung text nyo yan, hindi siya makikita, highlight nyo lang, punta tayo sa home and select the font color and select the white para ma-hide lang siya. Okay, next is the status. Okay, adjust lang natin. So in status, i-select this option. So itong command, equal sign, if, then after that, open parenthesis, itong I5, kung nasaan yung checkbox nyo. So nandito tayo sa C5 or C3, then equal sign, true. So ibig sabihin, if yung task daw natin ay equals true, diba? So pag nag-check tayo, may nakasulat na true. Okay, comma, then double quote, pwede nyo palitan complete or in progress, and pwede nyo rin siyang ilagay ng, let's say, done, and if wala daw, if hindi daw siya na-checkan, let's say in progress na lang. Okay, so done or confirmed, let's say confirmed, then in progress pa rin. Okay, then click enter nyo lang siya and copy nyo lang siya at i-paste nyo lang hanggang baba. So, mapapansin nyo, in progress lahat yan kasi walang check. Pag nilagyan natin ng check, magiging confirm. Okay. So, kung gusto nyo siyang palitan, not confirm, pwede rin. So, let's say, palitan natin yung in progress is not confirmed. Okay. So, i-copy lang natin siya. And pag in-uncheck, not confirmed, adjust lang natin yan. Not confirmed. So yun, na-i-connect na natin yung ating checkbox doon sa style. So that is what we call the conditional checkbox, no? Kapag chinikan natin siya, nagkakaroon ng conditional. So ang ginamit natin na commands ang or syntax is the if statements. No, if statement, para makita natin, if the checkbox is true, may check daw, ibig sabihin, confirm daw dito ilalagay. If wala daw siya, if not, or walang check, not confirm daw ilalabas niya. So that is what we call conditional checkbox. Okay, dito naman sa ating educational purposes, no, sa mga estudyante, so ang ginawa na natin is kinonek ko na itong mga checkbox natin. So, kung mapapansin nyo, mayroon na ditong link. Nakalink na siya. So, ilalagay na natin ang ating syntax. So, if statements, open parenthesis, select the checkbox kung nasaan. Then, equal signs, true. Then, comma, lagay natin complete. So ibig sabihin, if yung then double quote, open comma, double quote ulit, in progress, then close parenthesis. Ibig sabihin, if K3, column K row 3, which is the checkbox, is equals to true, yan yung may check, no? Ibig sabihin, lalabas niya ay complete na yung activity natin.
If it is not, walang check, in progress pa rin. So, ibig sabihin kulang pa, no? Or habang ginagawa pa niya. Then after that, copy na lang natin siya, drag natin sa baba, and okay na siya, no? So pag chinikan natin, mayroon nang lumalabas kung ano na ang status natin. So same din dito sa mga task natin, kung ano lang yung task na nagawa, yun lang din ang ating may di-display. So pwede nyo siyang paglaruan nito, lagyan nyo siya ng colors if nag-check siya sa status niya or sa checkbox, mag-iiba ang kulay lahat, no? Patunay na nagkaroon siya ng na-perform na niya yung activity na yun, yung task na yun. And if not, walang kulay na lalabas. So ganyan lang po kadali paano gawin ang conditional checkbox natin. That's it, mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you, mga ka-newbie. Hanggang sa muli, God bless and stay safe.